Good day, Kawander. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Like, comment, and share. Thank you! Mapagpalang araw sa ating lahat, mga Kawander. Ngayon ay October 29, 2021, araw ng Biyernes. Yan. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga sandaling ito. At ngayon po pala, mag-update po tayo ngayon sa Bukawi. Ayan, Bukawi, Bulacan. Ayan po, maraming salamat po no, sa mga nag-subscribe. At madalas pong mag-comment, sumusubaybay po sa ating mga update. At kung kayo po ay napadaan lang po dito sa ating update video, please subscribe po at click the notification bell. Maraming salamat po. Ayan, so dito po no, mga Kawander. Ayan, may mga peers na po dyan. Napunta po yan dun sa bagong bukas na bypass road no, ng ano, Victoria, Ciudad de Victoria. Ayan, dyan lang po yan. Di po kalayuan. And then dito po, ayan, dalawang launcher po yan. Hindi po natin masyadong makita yung launcher number 2. Kaya mamaya po pupuntahan po natin siya ng doon sa kabilang site po natin para makita po natin yung dalawa. Dito po yung kita po natin na launcher number 1. Dikit na po sila lahat eh. Yung 12 girders. Ayan, nandito po tayo mga Kawander no, sa isa pang site natin. Ayan, yan po yung launcher number 2. Nung huling update po natin mga Kawander, ano po yan? Bali, nakapaglagay na po sila ng dalawang box girder dito sa left side. Left side ng pier. So, pero hindi pa po nakadikit yon. Nakapagtaas na po sila ng dalawang box girder pero hindi pa po nila naidikit. Pero ngayon po, naitaas na po nila lahat yung buong span. At ngayon naidikit na po silang lima. Limang box girder, pero yung iba hindi pa po. No, yung pito hindi pa. Kasi sa isang span po, 12 box girder po siya. Yan. So, lima na po ang nadidikit nila dito. Unlike nung last update po natin na dalawa pala po yung naiangat nila na hindi pa nakadikit. Ayan. Dito po yan sa launcher number 2. Ayan yung mga bad girders, may mga damage na ibaba na po nila lahat yon. Ayan po, naangat na nila na yan. Ito po nakaangat na yan. Yan na po yung mga good at wala na pong mga defects. Yung mga box girder na po na nakaangat ngayon. Yan po. So, dito sa launcher number 2 po yan. Ayan. Kaya inalis na po nila yung malaking lona, no? Yung malaking lona. Kasi po, hindi na po sila nagbabaklas ngayon or nagtitibag ng box girder. So, dikit na po sila ngayon ang kanilang ginagawa. Kaya wala na po yung malaking lona. Ayan, kaya dito po, nakapagtataka naman po, no, yung dalawang span tinanggal. No, pwede naman pong yung may isang launcher lang po or isang span lang po yung may depekto. Pero dito po dalawa po yung tinanggal. Dito po na sa launcher number 1 po ito. Ayan po, nakadikit na po sila lahat. Yung 12 box girder po, naidikit na po lahat. Yan, yan din po, no, tinanggal po nila yan. At yan po nakadikit na yan ay good na po yan at bagong panibago na po yan. So, wala pong mga defects. Sana naman po ay hindi na siya ma-reject no, ng mga Japanese engineers. Ayan po, ito po yung susunod na pier. May scaffolding po siya. May scaffolding na po siya. Ayan, ito po. Wala pa siyang parapet wall. Pero meron ng bakal. Para pag nilagyan ng parapet wall, ay ano na siya, ready na at masitibay siya no, sa yun po. So
Yan po yung launcher number one dito sa Bukawi. Ayan, kung mapapansin natin yung mga ka-wonder, no, pag yan po ay naidikit na lahat, expect po natin na lalagyan na po nila ng ano yan sa loob, tension cable. Ayan, para mas lalo siyang tumibay. Yan, and then after nun, may mga test pa na gagawin bago tuloy ang umusad yung launcher. Ayan, kaya dito po may scaffolding. May ginagawa po dyan. Kaya may scaffolding para ready na yung pier na yan pag umusad man yung itong launcher number 1. Ayan, dito naman po sa launcher number 2, mabilisan na rin po ang paggawa nila dito. Ayan, kasi po nung last time, dalawa po lang po nakaangat, no? Ngayon po naiangat na po nila lahat. Yan, hopefully po, no, makapasa na sa mga Japanese engineers to para umusad na po yung launcher. Ayan, hanggang dito na lang po muna tayo mga ka-wonder sa ating update. Maraming salamat po sa pagtapos. God bless po at thank you so much.